paano mag-sell dito sa Binance. Subukan yung ibenta yung mga USDT nyo, ipunta nyo sa bank nyo, pwedeng-pwede. So, ito, P2P tayo. And then, sell. Meron pa akong natitirang USDT dito. At saka, pipili ka dito. Ang pipiliin ko, diretso na sa banko. Security bank. Confirm ko lang. Pipiliin ko yung ito. Ito, 100% completion siya, mga Lodi. So, dito natin bebenta. Check mo. Okay? So, sell. Tapos, meron tayong balance na 1,532. All natin. So, mga 84,000. Benta natin yung 84,000. Kasi, so, sell mo lang siya. Okay? Ayan, security bank. Nilagay ko na yung account ko dyan. Sell. So, waiting for buyer's payment. Expect to receive payment in 4 minutes. Itatap natin tong payment receive once na nagpakita na sa account natin. Okay? Meron lang. Update ko kayo pag okay na. So, eto na. Hindi binili na nila. Okay? Mga 5 minutes lang nag-antay mga Lodi. Sell na natin. Diretso sa security bank account ko. Ngayon, pag-check mo. So, ang ginawa niya, kasi hindi ata pwedeng isend yung may limit ang security bank. Nag-send siya ng 34 plus 50. So, makita mo dito sa dito. So, message ng security bank, you receive 34,388 and then you receive 50. So, ganun lang kadali. Napaka-simple lang mga Lodi. Kasi may nagtatanong sa akin paano mag-transfer P2P. Natatakot sila. Huwag kayong matakot. Make sure lang na verified yung ganun. Okay? Mga yan, mga taong yan, pumunta lang din dyan mag-business. Kaya hindi sila kung para mang scam. Scamin kayo ganun. Hindi. Kasi dihado yung account nila, especially pag malalaki na yung mga transaction na ginawa nila. Dihado yung mga account nila pag once nag-report ka, sabihin mo hindi mo na-receive. Okay? So, huwag ka din basta-basta mag-report kahit na-receive mo. Bakit? Meron silang transaction ipapakita na talagang nag-send sila sa'yo. Ikaw din ang dehado. Okay? So, ganun lang. So, ayan mga Lodi kung gusto nyo mag-transfer. Okay? Sundan nyo lang yung ginawa natin. Bye.